Hello mga bata! Ako nga pala si Ate Bijoy. Kumusta na kayo? Happy Sunday everyone! Ayan! Pero bago tayo mag-start, inaanyayahan ko muna ang lahat na tumayo at tayo muna yung mag-pray. Sige, tayo na tayong lahat. Bilis! Ayan! Sige! Let's pray ha. Close your eyes, bow your head, then we're going to pray. Lord God, thank you for this day. We ask that you will fill our hearts with your love and presence. Tulungan niyo po kami na makinig sa inyong salita at maisa puso po namin ito. Maraming pong salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Oh, huwag muna yung uupo. Bago ang lahat, siyempre, bago tayo makapakinig ng salita ng Diyos, kakanta muna tayo at sasayaw! So, ready na ba kayo? Okay, sige! Oh, stash, shy muna siya. Bago tayo sa mga. Ready na ba kayo? Halina't kantayin ng Do Right! Okay, nag-enjoy ba kayo mga bata sa pag-awit? Buti naman kung ganon. Ngayon naman, bago tayo makapakinig ng salita ng Diyos, ay magme-memory verse muna tayo, okay? Ang memory verse natin mga bata ay nakuha yun sa Bible. Ang Bible mga bata ay, ito ay salita ng Diyos. Okay, tama. Sige. Mga bata, nakuha sa book ng Isaiah yung memory verse natin today. Makikita yun sa Isaiah chapter 7 verse 15. Ang sinasabi din mga bata ay, reject the wrong and choose the right. Sige nga, kayo nga. Reject the wrong and choose the right. Very good. Sige. Gusto niyo ba ng tip para mas madali natin siya makabisado? Ngayon, lalagyan natin siya ng action para mas madali natin siya makabisado. So, ganito yun na. Isaiah chapter 7 verse 15. Reject the wrong and choose the right. Sige nga, kayo nga. Sige, dali. Oh, sabay-sabay tayo eh. 1, 2, 3. Isaiah chapter 7 verse 15. Reject the wrong and choose the right. Isaiah chapter 7 verse 15. Okay, very good. So, dahil dyan, parang ready na talaga kayo makinig ng Bible story? Oh, ready na? Okay, sige na! Maraming salamat, Teacher Bijoy. Ngayon mga bata, ay dadako na tayo sa ating Bible story. Ang storya natin ay matatagpuan sa Book of Daniel, chapter 1. Ito ay tungkol sa apat na magkakaibigan. Ito ay si Daniel, si Ananias, si Mishael, at Azarias. Sino nga ulit yun mga bata? Si Daniel, si Ananias, si Mishael, at sino pang huli? Tama, si Azarias. Very good kayo dyan mga bata. Ngayon mga bata, ang magkakaibigan nito ay pinagkalooban ng ating Panginoon ng katalinuhan.
At nakita ito ng kaharian ni Haring Nebuchadnezzar. Kaya napili sila upang sanayin at turuan sa loob ng 3 taon sa kanyang kaharian. Iniutos ni Haring Nebuchadnezzar na maging ang kanyang kakainin, maging ang kanyang iinumin, ay siya rin ibibigay sa kanila. Isipin niyo yun, mga bata, ang hinahain sa hari ay sadyang maiinam at masasarap na pagkain at inumin, hindi ba? Ngunit, alam ni Daniel na ang mga pagkain ito ay hindi makabubuti sa kanya at sa kanyang mga kaibigan at hindi nais ng Panginoon na kainin nila. At kailangan magpa siya ni Daniel kung sino ba ang susundin niya, ang hari ba o ang Panginoon. Dahil mahal ni Daniel ang ating Panginoon, oo mga bata, mas pinili niyang sundin ang ating Panginoon kaysa sa hari. Kaya't kanya itong sinabi sa nangangalaga sa kanila sa kaharian. At bilang kasama ni Daniel ang ating Panginoon, ay nasumpungan niya ang habag at pagsang-ayon nito sa kanila. Bagamat may takot siya sa kanyang sarili, natatakot ang alagad na ito na mapahamak siya sa hari kapag nakita nito na si Daniel at ang kanyang 3 kaibigan ay maputla, nanghihina at parang may mga sakit. Nang magkagayoy, nag-isip si Daniel kung anong maaari niyang gawin. Nais ni Daniel na ipamalas sa kanila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At nakaisip ng isang paraan si Daniel. Kanyang kinausap si Melzar, ang namumuno sa pagtingin sa kanilang magkakaibigan, at sinabing, "Maaari niyo ba kaming subukin sa loob ng 10 araw at bigyan kami ng mga simpleng pagkain gaya ng gulay na makain at tubig na mainom? Pagkaraan ng 10 araw ay pagmasdan niyo kami at ang mga binata na kumakain ng pagkain ng hari at magpasya ayon sa iyong nakita." At lumipas nga ang 10 araw. Ano kayang nangyari, mga bata? Nakita ng mga alagad ng hari kung paanong masigit na malusog at malakas si Daniel at ang kanyang 3 kaibigan kaysa sa mga kumakain ng pagkain ng hari. Nilang tamang pagpili at desisyon na sundin ng ating Panginoon ay pinagkalooban sila ng kaalaman at katalinuhan. Kaya't makalipas ang 3 taon ng kanilang pagsasanay, ay dumating ang sandaling humarap sila sa Haring Nebuchadnezzar. Alam niyo ba, mga bata, nasumpungan ng hari na makasampung mainam sila kaysa sa lahat ng nasa kanyang kaharian. Yan ang Bible story natin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga bata. Nawa ay ilagay natin sa ating mga puso at isipan na masaya ang Panginoon sa tuwing tayo ay pumipili ng tama. At nagiging dahilan din to para mas lalo tayong maging mapalapit sa Kanya. Muli nating balikan ang ating memory verse sa araw na ito. Matatandaan niyo pa ba? Yung with us. Ready? Isaiah 7:15. Reject the wrong and choose the right. Yan! Buhusay! Yan nga ang nakita natin sa story natin ngayong araw. Si Daniel at ang 3 niyang mga kaibigan ay sumunod at pinili kung ano ang tama. Nawa sa mga oras na to, sa mga sandaling ito na nasa quarantine tayo, mga bata, ay piliin din natin kung ano ang tama. Inuutos sa atin na tayo ay mamalagi sa ating mga tahanan. Nawa, mga bata, ay sumunod tayo dito. Stay at home ha, para safe tayong lahat. At ngayon naman ay lalapit tayo sa panalangin sa ating Panginoon. Pikit natin ang ating mga mata, iyoko ang ating mga ulo at kausapin natin ang ating Panginoon.
Panginoon, marami pong salamat sa aral na nakuha namin sa araw na ito, Panginoon. Bagamat hindi man po kami physically nagkakasama-sama, Panginoon, ay sama-sama po namin nagagawang aralin ng inyong mga salita. Marami pong salamat sa pagkakataong ito. At dalangin po namin, Panginoon, na sa mga oras na ito, Panginoon, ay ilagay niyo po sa aming puso at ipaalala sa amin parati na lagi namin gawin ng tama dahil sa aming pagmamahal sa inyo at alam namin na ito ang magpapasaya sa inyo. Marami pong salamat sa inyong araw-araw na pag-iingat sa amin, Panginoon. Marami pong salamat at hindi niyo po kami pinapabayaan at hindi pinapahintulutan na magkasakit. Maraming salamat po muli sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sige mga bata, abangan niyo ha. May mga susunod ba tayong mga Bible lessons?